Hello mga boss, nandito tayo ngayon sa Petron Turbina dahil uwi kami ng Bicol kasama yung mga katrabaho ko. Andun silang lahat. Ilan tayo? 14. 14 na motor. Ayan, ride kami sa Bicol. Marlon, first time? First time. Ikaw, Webby Boy, first time? First time din. Racing mga taga Bicol, pero for first timer. So lahat yung mga katrabaho ko. Ito lang, medyo yung mama na to, kaya nag-retire na. Game! Game na, game na. So ayan, gear up na kami. Sa amin, yung muna 300 km. And then, lahat ito mga katrabaho ko. So parang, kumbaga isang pamilya. Tara, let's go! Pag nainip ka, umuna ka. Uminto ka na lang. Pag nainip ka, umuna ka. Shout out, Jeff. Ayan ang ating sweeper. Sa likod lang yan si Jeff. So ako lagari. Sa unahan, sa ulihan. Ganun ang mangyayari sa akin para makita ko naman sila sa vlog. Yung pupuntahan namin ay mismong bahay namin. Ito yung first time ko na makarating sa Bicol na nakasakay sa motorsiklo. First time ko pa, tapos big bike pa. Ayan, nag-rent tayo. Kaya tayo ngayon ay nakahimalayan dahil siyempre para hindi tayo pagod sa ride. At nag-rent ako sa renta moto. So itong motor na to, nirent ko ng 3 days kasama yung big bike ng kapatid ko na CB650 RMIR pa yata yun. Ito si Jeff. Jeff! Ayos yan! Bicol! Bicol! Sino ito? Si Benz Cordero. Naka boss pick ah. Shout out! Parang kilala ko tong motor kong to. Ayan yung aking Raider. Gamit ni Albert Santos. Ayun oh. Hello! Tapos ito si Maki. Maki! Maki! Maki at Binkula, taga-Kalawag yun. And then ito, sino to? Villaruel. Motor mo pinakamaliit! 125 lang! Magkasama ni Hilbert ni Barbie ha? Hello! Naka it's NG ah. Mag-asawa. Ganda ng helmet oh, parehas. Dun! First time. Sino to? Si Tangkay. Mag-asawa. Hello, bagong Aerox. Ito yung ating spare head. Sino to? Si Dudong. Dudong! Hello, mag-asawa. Ayan. So yan yung mga kasama ko, lahat nakatrabaho ko. And then Bicol ride, 300 km. Alright. Kanino motor yan? Ha? Sa akin? Kanino yan? Kanino yan? Sa akin? Sa akin? Ba't sumama ka? Wala ka naman palang motor. Huwag kang bibili hanggang may nahihiram. So ayan yung motor ko, ang ganda no. All the way TRC ang mga accessories nyan. Tara, let's go. So ayun mga boss, tayo na ayun sa friendly. Kakain muna tayo ng mami. Sigat daw yung mami dito, masarap daw ang mami rito. Tignan natin, ayun yung mga big bike namin. Alright, ayun. Andito na sila sa loob, kanya-kanya order na. Ano daw mating na? Goto. Goto po, sis po. Goto, ayan o, goto, sarap. Ito yung in-order ko, friendly mami. Ito, bat in bowl. Soup number 5. Ayan, soup number 5 po. Oh. Ito na o. Oh. May mami yung kanilang soup number 5. Tikman natin, ito yun. First bite.
Another one. May patis. Okay, balik tayo sa ride. San Pablo kami kumain, then dito. Chaong bypass. Number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ito ang kapatid ko. Nauna siya tapos humihinto kasi nagtitipid sa gasolina. Sarap gamitin ito, Himalayan. Grabe. Relax na relax yung katawan ko. Bicol. Yan. Candelaria bypass. Alright, dire-diretso lang to papunta ang Lucena. Sa Lucena na tayo lalabas. Itong binabaybay namin ito ay ecotourism road na. Dire-diretso lang to. Ang labas nito ay Lucena na. So, maganda yung daan. First time kong gamitin itong Himalayan. Ang mga kasama ko ay nasa likod. Sprint natin, tingnan natin yung top speed nito kung kakayanin. Tara. Sarap gamitin. Grabe. Ang hahaba na arangkada niya. Palibasa, ang kambyo niya ay 5 lang, inta lang. Pero yung mga between the gear, ang haba ng arangkada niya. Ang haba ng paghihitan, sobra. Pambundok talaga siya. Kumbaga yung primera niya, kahit bundok, kayang akyatin, primera pa lang. O ito, diretso, sagat silinyador, ginta. Tingnan natin. 120. Ayun mga boss, tukod sa 120. At least alam na natin yung top speed. Inantay ko lang sila sa kanto. Ayan na sila, papaunahin natin. Dalawa, tatlo, si Marlon Añano, naka ADB, sana all. Apat, lima, anim, motor ko, pito, bagay sa ano niya, jersey, walo, siyam, sampu, labisa, and then yung kapatid ko na doon sa kabila, sabi ko magantay na lang doon sa Lucena. Doon siya dumaan sa bypass ng Candelaria eh. Kumaan kasi kami dito papunta sa ecotourism road, dire-diretso lang. Alright, mga 170 kilometer pa. Bicol na. Yung pupuntahan namin mga boss ay Mohon na 300 kilometers sakto. Yun yung barangay namin dun sa Bicol. Barangay Fort Junction, Ragay, Camarinesor. Ayun, pinapass by ko sila. Para may kuha naman sila sa camera. Alam niyo yung nasa ride ka no ng probinsya, and then ang sarap balik-balikan kapag nalulungkot ka, babalikan mo yung mga rides mo. Lalo na kapag yung panahon na tag-ulan, 'di ba? Hindi kayo maka-ride dahil umuulan, wala ka nang gagawin kundi hanapin yung page ni Boss Vic at saka yung YouTube channel. Manonood ka ng mga ride natin nakasama ko.
Magkasama na ito mo, chill ride lang. Ito na expert head namin. Si Marlon, sabi ko sa kanya, ang technique yan sa mga long ride, lagi ka pangalawa. Sinusunod nga nyo, ang bilis niya. Hello. Hello. Ito yung sinasabi ko na lalabasan namin kapag dinire-diretso mo lang itong ecotourism road. Alright, ayan. Ito ay papuntang Lucena na. Ayan yung malapad na kalsada. And then dire-diretso pag Bilao. Babaybayin na namin yung mga bayan papuntang Quezon. Ito yung kapatid ko, saktuhan lang yung dating. Hindi ka nag-bypass. Ito sa dinaanan natin. Malapit pa dito. Let's go. Ayan na sila. Oh. Alright. Ayos. Ayos, oh. Ha? Ihinto na tayo sa ano na, sa IME, sa ibabaw. Parang sanay na yung kapatid yung big bike, ha. Kasi yan CB650, ano yan, riders friendly yan. Mabait yan sa rider. So pag yan eh, pinuwersa mo, talagang malakas din. Ayan yung 600cc na tumatakbo ng 250 km/h. Kaya hindi mo pwedeng maniin yan, nakikipagsabayan yan sa mga liter bike, sa mga 1000cc. Amoy Cupra na, ang bango-bango dito. Ano, napapalaban yung TRC ko. Yung siya ko. We are entering at IME. Bitukang manok kung tawagin. Dito sa portion na to, talaga malupak. Ito na, pakita tayo ng IME. Ayan. May panata, miss ko dito nagbibigay dati dyan sa maganyan. Hagis-hagis. So nakamotor tayo, hindi tayo makapamigay ng barya. Yung mga nag-a-assist na yan is volunteer lang yan dito na mga malalapit na residente dito. So ang huling punta ko rito ay 2004 pa na nakamotor. So ilang taon na? 18 years na. Hindi pa tayo vlogger nun. Ang motor ko nun ay yung mga Wave na dayo pa, hindi pa siya branded. Wow, ayan oh. Feel na feel mo yung lamig ng hangin at saka yung nature pag nakamotor ka. Nalimitan ko kasing daan dito ay nakasasakyan, kaya ito na ang second time kong dumaan dito. Alright, primera tayo. Ayun, sarap gamitin talaga nito kahit sa cornering. Primera pa lang, suabi na. Gigilid tayo para safe tayo. Oh, welcome to IME.
Picture, picture, picture. First time, Marlon. Picture. First time na. Tara. Picture tayo, picture. Picture tayo. Picture tayo. Magkasalina na kami doon. Sa baba. Magkasalina ka na pagbaba. Nakakalula oh. Ito yung view pag nasa taas ka. Grabe. Ang ganda ng view. Ang stopover natin sa mga to, stopover tayo tanghalian no. Kalawag. Kalawag Quezon, stopover tayo. All right. Nito adventure bike talaga, parang GS lang, kina-counterweight ko lang. Ito pababa na tong portion na to, lubak. Oh, bali wala. Nakahimalayan tayo eh. Wow, duk. Tambucho. Ganda ng tunog. Hindi nakakapagod. So nangangalaghati na kami papunta sa Bicol. Parang sariwa-sariwa pa rin yung pakiramdam ko. Ito yung pinakasiko, pababa naman. Baligtaran lang 'yan. Mas matarik yung sa kabila. Mas maganda na dito kasi may widening na 'yo. Tapos may barrier pa. Roller na barrier. Ayan, tipid mode tayo, naka-neutral. Parang bike na lang, naka-neutral eh oh. Ang sarap. Ang sarap talaga mag-ride. Kapag ganitong long ride, lalo na pag yung motor na gamit mo ay akma sa pupuntahan mo. Katulad nitong Himalayan na to. Ayan, narent natin to sa Renta Moto Manila. Ayan ang kanilang Facebook page. Madami silang available na unit. Oh. Diba? Kapag gusto nyo ma-experience na hindi nakabibili ng big bike, mag-renta lang kayo. Welcome to Atimonan, Quezon. Welcome to Plaridel. Ah, municipality of Plaridel pa pala bago dumating ng Gumaca, Quezon. So, tumatayo ako. Ayan. Nagpapasingaw tayo ng puwet. Oh, ayun yung kanina, nakabinelli oh.
Hindi na pwede ibenta yun. Binili na eh. Lopez na tayo. At dito ay mayroong bypass. Ito, diversion road. Pangunahin natin yung kapatid ko. Nag-adjust kami ng kadena sa gumaka. Saglit lang. Yung mga kasama namin nauna sa Calawag, Quezon. Calawag, Quezon. Doon sa dati namin katrabaho kay Pali and Bincula. Tuwan-tuwa yung kapatid ko. Nakagamit ng big bike ng hindi oras. Oh. Hindi mo na kailangan bumili. Rumenta ka na lang. Alam pa sa kalsada. First time niya, sabi niya mabigat pala yung big bike sa kurbada. Sabi ko, oo, baka mag-overshoot ka. Huwag mong bibilisa kung hindi mo kaya. Itong aking kasi to, relax na relax yo. Sarap. Kumusta? May bisita ko, kilala mo pa ito? Oo. Dudong oh. Problemado, sira yung motor. Pukpukin ba naman, pukpukin ng mekaniko eh. Sira yung ABS eh. O, kakain ako. Kasakain na lang ako ng bus, palala po na yung motor mo. Bakit? Masakit talaga. Para naglalaba lang eh. Yan mayroon sa walang pambili. Nagtsatsaga ng pahiram. Yung motor ko pang Maynila lang, hindi po pwede pang Lubak. O, kakain na kami. Salamat sa tanghalian. Lunes sa umaga. Atong puno dito, pag may pasok dito, hindi ka makakapasok. Oo nga no. High school pala eh. Malawak yan, papaganon? Oo, ganto niya, sa Abundok. Oo nga no. Ang estudyante dito ay 2-5. Thank you rin, ingat guys. So ayan, ride na uli. Dumayo lang kami ng kain. Dami ko nakain. Mabagal lang ang patak mo. Dami ko nakain eh. Tara, tara. Bagalan ko lang. Susunod naman yan. Okay. Take off sa Calawag. 1:30 na. So bali, alas 6 kami umalis doon. Pahinto-hinto lang. 7 oras na. Mula rito sa Calawag hanggang sa amin sa Aragay, Camarines ay papalo pa ng mga isang oras at kalahati hanggang dalawa. Depende sa takbuhan. So ako na yung spearhead dahil papunta na sa bahay namin. Ako na yung nakakaalam. So muna na tayo sa mga yon dahil na napapatakam ako sa kurbada. Ang ganda. Try natin kung maganda sa cornering tong. Uy! Laki ng truck. Try natin kung maganda sa cornering tong ano to. Himalayan. Kasi parang adventure eh. Kina-counter-strike ko lang ganon. Uneven road lang talaga eh. Pero suwabe. Sarap. Kala ko nalaglag na yung karga ko sa likod. Ayan oh. Dito kasi sa Calawag hanggang Tabugon puro curb. Kapag makinis sa espalto, ang sarap pag twist-twist eh. Ang masama nito, ito, nasa kurbada, sabay ganun ng ang lupa. Grabe. Maraming portion ng sira ang kalsada dito dahil dito sa amin ay daanan ng bagyo.
Ganda pa naman ng tunog ng tambucho kapag nasa high RPM na. Lubak, lubak, lubak. Siyempre, pag lubak, tatayuan lang natin. Grabe oh. Halos na may merimera yung mga sasakyan sa lubak eh. Lalim mo. Sarap kami din talaga. Ang tipid pa sa gas. Grabe. Bago ako makit ng email, nakikarga ko lang ito 70 pesos. Tapos hanggang ngayon, oh, naka-pulver pa siya. Hindi nakapagod gamitin. Malakas din naman sa arangkada kasi ang haba ng gearing. Pero yung top speed, 120 lang talaga eh. Alright, into tayo dito. First time kong makarating dito. Welcome to Bicolandia. First time ni Boss Vic. Grabe oh. Unang uwi ko sa Bicol. Tapos Himalaya yung dala ko. So blessed talaga. Thank you Lord, thank you Lord. Siyempre, hindi mawawala yung pagpapapicture dito kasama yung mga tropa. Andito na kami ngayon sa Tabugon. At itong daan na to, kapag dinediretso nyo, papuntang Daet, Camarines Norte. So kami, Camarines Sur kami, kaya kakanan kami dito. Ayan o, Daet, derecho, Legazpi, 234 kilometer, 342 naman ang Matnog. Antayin natin yung mga yon at wala. Doon tayo sa lidim. Ayun na, kita ko na sa side mirror. Para sila ng motor CB150. Tama ba? CBR150. Ayan na sila. Enjoy na sila mag drive papunta sa Bicol. Ayan, 1, 2, 3. Tapos meron pa sa likuran. Ayun, pang-apat, 5, 6, 7. Yung motor ko napalaban ng TRC. 8 siyam, 10, 11 si Jeff. Ayun, as side mirror yung ating sweeper. Ayun sila. Sarap. Tinatayuan ko lang. Mga 50 kilometer na lang nasa amin na kami. Dahil ito ang boundary ng Tabugon at saka welcome to Tagkawayang Quezon. Alright, lapit na. Sunod Del Gallego and then Ragay sa amin na yon. Lapit na lang. Kaya lang, ang pagitan nito ay Tagkawayan na to ay napakalaki. Laki ng sakop ng Tagkawayang Quezon na to. Bayan na ng Del Gallego tayo. Alright, na nakakasalubong natin. Bus ay Raymond, biyahing Naga to Manila. So ito yung tulay ng Del Gallego at ayun yung release ng train. Ayan, nung wala pa tong kalsada na to, Andaya Highway, diyan kami dumadaan papuntang Manila. Once a day lang ang daan ng train. So dapat abangan ng train
para makasakay papuntang Manila. Pag hindi, kinabukasan na uli mag-aabang ng train. Ganun ang buhay sa probinsya dati, nung wala pang 1990s lang to eh, mga 1995-1997 nagawa tong kalsadang to. 289, so ang muhon sa tapat ng bahay namin ay 311 kilometer na lang. Okay, bayan na ng Ragay to. Ayan, Ragay, boundary. So, isa, dalawa, pangalawang barangay yung aming bahay. Dito ako nag-aral ng high school. Dito sa barangay na to, Barangay JRS Godofredo Reyes Senior High School. Dito ako namulat, wala nang pagkabata. Diyan yung school namin, sa likod niyan, diyan. So nung nag-aaral ako dito noong mga 1995, rough road pa to, mula dito hanggang doon sa bahay namin, almost 3 kilometer nilalakad lang namin yan kung wala kaming pambayad sa trolley kasi yung sakayan namin mula sa bahay papunta sa pinag-aaralan namin ng high school, kasi doon sa barangay namin walang high school doon, hanggang elementary lang. At ito na yung sinasabi kong 300 kilometer. Ayan, yan yung muhon na 300 kilometer. So malapit na kami sa bahay. All right. Thank you, Lord. This is my barangay. Barangay Fort Junction Norte. Ayan, oh. Ang ganda na ng gagawing ano, ah. Ano ba 'yan? Multi-purpose covered court. Ah, wow. Inaantay yung mga yon at baka lumampas pa, makapunta pa sa Naga City. Ayan, realist, oh. Batang realist ako eh. Dito ako nag-aral mula grade 1 hanggang grade 3. Seventh Day Adventist Elementary School. Yan bahay ng tiyahing ko at saka lola ko. Hindi ako kilala ng mga kapitbahay ko, naka-helmet ako eh. Asa kay B-boy? Ha? Ako kay B-boy? Ayun, dalawin ko. Sa pumunta? Oo, si palit yung 300 yung motor eh. Kanina pa? Kanina pa? 30 minutes na. 30 minutes na. Pasok dito, doon yun pa. Doon. Doon, papaganoon. Yung iba doon. Yung iba dito. Ha? Sa labas ay. Ha? Doon sa kabila, lilipat parking. Doon iba doon. Doon. Tapat tong akin, doon na dulo. Yan. Doon isa. Oo. Oh.
Alright.